Magandang gabi sa inyo lahat, mga minamahal na kapatid, mga kaibigan at mga kasama. Welcome po sa ating online Bible study. At ito po muli ang inyong lingkod na makakasama, Brother Roland de la Paz, sa gabi pong ito. At bumabati sa inyo ng pagpagpalang gabi, ganoon din po ang patuloy na pag-iingat ng Panginoon na siyang sumaatin. Welcome po sa ating mga kasama sa Zoom, at ganoon din po dito po sa Facebook Live, at sa lahat po ng mga kapanood ng ating presentation sa mga darating na oras, sa ating YouTube channel. At sa oras po ito, aking hinihiling na ang bawat isa ay tayo po ay mananalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit, sa gabing ito, kami nagpapasalamat sa pagkakataon na muli kami makapag-aral na iyong mga salita sa programang ito, at nawa ang patuloy na pagpapaliwanag mula sa kalangitan at sa aming mga kaisipan, ang aming makamtan sa pangunguna po ng inyong banal na Espiritu. Pagpalain niyo po ang programang ito, ganun din po Diyos sa lahat ng makakasama po namin sa oras pong ito. At aming inihiling din ang kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala laban sa inyo. Ito po ang aming dalangin, alang-alang sa matamis at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa gabi pong ito ay meron tayong pag-aaral na muli sa serye ng mga parabola o mga talinghaga mula sa banal na kasulatan, mga parables po ng ating Panginoong Kristo, at kung paano ang mga parabola na ito ay mga mensahe para po sa ating panahon. At upang magamit po natin sa ating pananampalataya habang tayo naglalakbay po sa kalangit na Kanaan. So sa oras po ito, nawa ang bawat isa ay handa na. Tayo po ay mag-uumpisa na sa inyong mga prayer requests, thanksgiving, o kaya po ay katanungan sa ating pag-aaral, ay maaari lamang po na inyo pong i-type sa ating comment box o dito po sa chat box bago po tayo magwakas ay ating pong ipanalangin o pag-uusapan sangayon po sa inyong mga kahilingan. So tayo po ay mag-uumpisa na, at ang ating topic sa gabing ito ay may pamagat po na The Parable of the Talents. Yan. Ang parabola ng mga talento, o kaya po ay ang talinghaga ng mga talento. At April 5, 2022, at ito po ay ang ating pag-uusapan sa gabi pong ito. Kaya tayo po ay naway handa na. Dito po sa Matthew chapter 25 verse 14, makikita po natin ang sinasabi po ng banal na kasulatan, "For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods." So dito po ang unang talata dito po sa parabola na ito, at atin muna po itong pag-usapan upang ating maintindihan ng lubusan ang talinghaga na ito ng ating Panginoong Kristo. Isa-isayin po natin ang mga mahalagang punto o bagay sa talata po na ito. No? Kaya ito po ang aking underline, a man traveling. Meron din po ang far country, meron din po sinabing own servants. So yun po ang ating pag-uusapan. So sa huling bahagi ay ating pong pagmasdan ang sinabi, and delivered unto them his goods. No? Ay kanyang binigay ang mga talento na ito. No? Ito ay tinagubilin o kaya po ay parang ito ay ipinahiram, no, para sa kanyang mga lingkod. So ito po ang susing talata na ating pag-uusapan muna. A man traveling. Kung ikumpara natin ang parable of talents dito po sa parable of pounds ng Luke chapter 19, ay napakalaki po ang pagkapareho, no? Kung ihahambing po natin. Malapit na malapit kung hindi man po eksakto. Sabi po sa Luke chapter 19 verse 12, "He said, therefore, a certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and to return." So ito pong a man traveling na ito, o kaya po a certain nobleman dito sa Luke chapter 19 verse 12, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, no? At ang far country
na sinasabi ay ang ating Panginoong Kristo ay babalik po doon po sa langit. Kaya nga, pagkatapos ng kanyang resurrection, ay nanatili siya ng 40 days dito sa lupa upang bigyan niyang instruction ang kanyang mga alagad dahil nga sila para po mga tupa na nabulabog nang siya ay namatay at sa ganun ay bigay po sa kanila yung tinatawag po na greatest commission sa Matthew chapter 28 verses 19 and 20. Go ye therefore and teach all nations. Na po? Yun po ang sinasabi. So dito makikita natin ng four country nga, ito ay tumutukoy sa tinatawag po na langit, no? Langit. So makikita po natin mga minamahal kung gaano po kahalaga itong mga payo na sinasabi po ng banal na kasulatan. So tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. So makikita po natin dito yung pong a certain man si Jesus Christ o yung noble man sa Luke chapter 19 verse 12. At ang far country ay walang iba kung hindi ang pagpunta o pagbalik ng ating Panginoon doon sa langit na o sa langit o to be exact yung nakita po ni Stephen sa Acts chapter 7 doon po sa kanan ng Ama sa sanctuary doctrine. Ito po ang sa holy place. So tayo po ay magpapatuloy. His own servants. Ito pong owner to ay walang iba kundi ang kanyang alagad. Jesus designates his disciples whom he asked with the conduct of his affairs on earth. Ito nga yung greatest commission na nabanggit ko na po kanina sa Matthew 20 verses. Belong to God by virtue of my creation and by redemption. No po? Okay? Yung ang kaalaman, kapunganidad, lahat na tumutuko anumang bagay dito sa mundo, maging kalawakan ay pag-aari power. Sanyang paglang. At tayo ngayon po ay dahil tayo tinubo sa halaga, tayo rin ay pag-aabes tayo pag binigay niya ang ano po, ang mga talento na ito sa kanyang mga disciples, sa kanyang mga alagad. Kung tayo po ay okay, medyo atin pong ipagpapatuloy yung ating pag-aaral. At paumanhin po, medyo mahina yung ating signal lang dahil siguro sa panahon. Anyway, ang sabi po ng ating pinag-aaralan, ito nga po ang talento o mga talinghaga ng talento na binigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya ay kanina, babalik tanawin lang po natin kung naputol man tayo, no? Sa ating pag-aaral ay makita po natin dito na ang far country ay lang iba kung hindi po, no? Ang tinatawag na langit na bayan na bumalik nga po ang ating Panginoon doon, no? At ay kanyang binigay ang mga talento na ito o pinagkatiwala sa kanyang mga alagad. So the part, no, ito naman pong far country, the nobleman in the parable of the pounds went to receive for himself a kingdom. So yan po ang kaharian talaga ng ating Panginoon na kanyang tinanggap mula sa Ama. At ito'y makikita rin po natin sa Daniel chapter 7 kung paano po ay siya po ay binigyan ng kapamalaan ng ating Ama. Yung pong tinatawag na kahatulan ng siya po ay nagkatawang tao pagkatapos niya pong nabuhay na mauli. Yan nga po, no? At the Ancient of Days, siya po ang judge during that time. So tayo po ay ang kanyang mga alagad. Ito nga yung binabanggit natin kanina, babu po. Ito'y ating uulitin nga
ay pinagkatiwala po ito sa mga 12 disciples. Kung tayo nag-aangkin na kanyang mga alagad, tayo po ay kabahagi po dito po sa tinatawag po na parabola po na ito o talinghaga, at kung paano po tayo pinahiram ng ating Diyos ng mga iba't ibang mga talento. So the master, ang ating Panginoon, meron po siyang dalawang obyekto or had two objectives. Ang una, to increase his holdings upang madagdagan ang pinahiram sa atin ng ating Panginoon. Ang pangalawa, upang subukin ang kanyang mga alagad, no? At kung paano ay ito'y magagamit para sa pangmalawakan na gampanin. Dahil nga sa Matthew chapter 28 verses 19 and 20, ito ay worldwide spreading or preaching of the gospel. Kung paano ay magamit po itong mga pinahiram na mga talento ng ating Panginoon. So to increase his holdings, number two, to test his servants in anticipation of entrusting them with greater responsibilities. Ayan po. Kaya kung tayo ay magiging kaanib sa iglesia ito, yan po ang ipapahiram sa atin ng ating Panginoon na inaasahan natin sa lahat ng tatanggap sa kanya bilang personal na tagapagligtas. So similarly, ang ating Panginoon nga, no, ay pag sa paghahambing, ay ipinagkaloob niya nga po itong pagpapalaganap ng pabalita ng habag, ng paanyaya, ng kaligtasan sa buong salibutan sa pamamagitan ng kanyang nag-iisa at tunay na iglesia dito sa mundo. Po, upang sa ganon, ang kanyang kaharian, no, ay ito'y makilala ng sangkatauhan. Sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo, tayo itinubos sa halaga, at sa pamamagitan po ng isa pang palugit, isa pang probation na tayo po ay magmana ng buhay na walang hanggan sa lahat ng tatanggap ng kanyang imbitasyon o paanyaya, at sa lahat ng magpapasakop susunod sa kanyang kalooban at sa kanyang kautusan. Kaya tayo po ngayon ay sinasanay sa ating mga churches. Sa local church, kung tayo po ay masanay, ay ating paglabas sa ating mga communities, saan man tayo mapunta, dumako, ay ating magamit ang mga talento po na ito, na ito po ay kailangan na madagdagan. Kumbaga, kung ito ay ating ikukumpara sa isang ilustrasyon, kung ikaw ay merong pera, ikaw ay mag-iimpok sa bangko, ay ito ay magkakaroon ng interest, siya ay dadami ng dadami. At magiging malaki ang interest kapag ikaw ay palaging nag-iimpok dito sa bangko na ito. No po? Kaya kailangan ay atin din pong mag-impok din tayo. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, lay treasures in heaven. Mag-impok po tayo ng kayamanan doon sa langit. Kapag tayo patuloy na mag-iimpok ng kayamanan, ano pong kayamanan na ito? Ito po yung mga tinatawag po na spiritual blessings. No? Ito po yung mga talento na ipinahiram din sa atin. Upang kapag ito'y ating inialay sa kanya, ito po hindi mananakaw ng sino mang magnanakaw dito sa mundo, at hindi rin po ito kakainin ng anuman pong mga gamo-gamo o mga insekto sa makatwid. Hindi po yan masasayang, hindi po yan masisira. So tayo po ay magpapatuloy. Alalahanin po natin ang two objectives po na ito ng ating Panginoon kung bakit niya pinahiram ang mga talento sa bawat isa sa atin. So ngayon po ay dadako po tayo dito sa talents not restricted to a few. Ang mga talento, ang mga tinatawag na kaloob, ay hindi po ito pinahiram o pinagkatiwala sa iilan lamang. Kung hindi, ito po ay sa bawat tao, sa bawat kaanib, sa bawat isa sa atin, meron po tayong at least isang talento, no? Kaya to every man is committed individual gifts. Pag sinabing individual gifts, bawat isa ay meron tayong mga kaloob. Term talents, tinawag po na talento. Some regard his talents as being limited to certain men who possess superior mental endowments and genius. So meron daw pong nag-iisip
na inaakala ang mga talento na ito ay pinahiram lamang doon sa mga matatalino, no? Subalit, ano po sabi, but God has not restricted the bestowal of his talents to a favored few. Subalit daw ay hindi po, no? Ginawa ng ating Diyos na ito ay ipapahiram lamang doon sa mga iilan lamang. For, ang sabi po, to everyone is committed some special endowment. Sa bawat isa sa atin ay meron tayong tinatawag na talento, individual gifts or talents or special endowment, for which he will be held responsible by the Lord. So tayo po daw ay responsable sa bawat talento na ipapahiram sa atin ng ating Panginoon. Time, reason, means, strength, mental powers, tenderness of heart, all are gifts from God, entrusted, sabi po dito, entrusted to be used in the great work of blessing humanity. So dito ay binigay po ang iba pang talento na mamaya ibabanggitin natin sa ating summary. Sinabi po ang panahon, time, reason. Pag sinabing reason, paano po tayo makikipag usap sa ating kapwa, no? At yung ating pong mga tinatawag na pamamaraan upang maibahagi sa ating kapwa ang salita ng Diyos. Means, kung ano yung tinatangkilik natin, strength, ito po yung lakas o ng ating kalusugan, or physical health. Meron din pong tinatawag na mental powers, yung lakas ng ating kaisipan, and tenderness of heart, yung pagkumbaba o yung madaling matouch yung puso o kaya po ay madaling mahaplos ng ating Diyos ang kanyang puso. So ito lahat po ay mga talento o kaloob mula sa ating Panginoon na hindi pinagkaloob sa iilan lamang kundi sa bawat isa. According to his ability, tandaan po natin yung sinabi kanina dito po sa parabola na ito, Matthew 25, no? 14. So patuloy po yan. So alalahanin natin, ibibigay o ipapahiram, ipagkakaloob ng ating Panginoon ang talento sangayon sa abilidad natin. Kaya hindi papahiram ang talento ng Diyos doon sa hindi niya kaya itong gampanan o kaya alang abilidad o kapasidad na ito ay kanyang gamitin. Tandaan po natin yon, according to his ability. Kaya tayo magpatuloy. Matthew 25 verse 15. And unto one he gave 5 talents. Sa isa daw na lingkod ay binigay niya ay 5 talento o 5 kaloob. And to another 2, sa isa naman ay 2. And to another 1, ang isa naman ay sa isa. So merong 5, merong 2, merong 1. 3 po ang mga lingkod na binanggit po dito. So to every man according to his several ability. Inulit po ngayon sa talatang ito. So, sa bawat tao sang-ayon sa kanyang ano po, abilidad o kakayanan. And straightway took his journey. So ngayon ay umalis na daw ang nobleman, ang tao na ito. Walang iba kundi ang ating Panginoon. So sa mga tweet, pinagkatiwala ng ating Panginoon sa bawat kaanib, sa bawat alagad, sa bawat lingkod ng ating Panginoon. So, yan po ang sinasabi ng 2 talata sa talinghaga o parabola po na ito. Pagmasdan po natin mabuti, mga minamahal na kapatid, upang ating pagyamanin ang mga kaloob na pinahiram sa atin ng ating Panginoon. Matthew 25, 16, 17, and 18 verses. Then he that had received the 5 talents went and traded with the same and made them other 5 talents. Yun daw pong pinahiraman ng 5 talento ay ginamit ito ng lingkod ng Panginoon at siya po ay kumita pa ng 5 pa, karagdagang 5. Kaya yung 5 naging 10. And likewise, he that had received 2, he also gained other 2. Yung pinahiraman niya naman ng 2 ay siya po ay ginamit niya ito at siya po ay nadagdagan din ng 2. Ito naman this verse 18, but he that received 1 went and digged into the earth and hid his Lord's money. Yung pinahiraman ng isa, ano po, ang nangyari ay kanya pong ibinaon ito sa lupa at kanyang itinago, no, ang pera ng
ating Panginoon o ang kayamanan o ang kaloob ng ating Panginoon. So ito po ang nangyari sa tatlong tao na pinahiraman po ng ating Panginoon. Yung lima, nadagdagan ng lima. Yung binigyan ng dalawa, nadagdagan ng dalawa. Yung isa ay kanyang binaon sa lupa. So ito po ang sinasabi ng talinghaga. Tayo po ay magpapatuloy. Verses 19, 20, 21 ng Matthew chapter 25. After a long time, the Lord of those servants cometh and reckoneth with them. So pagkatapos daw po ng mahabang panahon, ay nagbalik ang Panginoon at siya ay pinatawag niya, kinausap niya ang pinahiraman po ng tatlong tao na po ng mga talento. And so he that had received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. Pinahiraman po, binigyan ng 5 talento, ay lumapit sa kanya. Sabi, Panginoon, ang pinahiram niyo pong 5 talento ay aking ginamit at nadagdagan pa ito ng 5 talento. No? At ang verse 21 is, Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant. Mabuti na aking lingkod, sabi po, no? At tapat na lingkod. Thou hast been faithful over a few things. Ikaw ay tapat sa maliit na bagay. I will make thee ruler over many things. Ikaw ay aking gagawin na tagapangulo sa marami pang mga bagay. Enter thou into the joy of thy Lord. Ikaw ay pumasok sa kaligayahan ng iyong Panginoon. So yan po ang sinabi ng mga talata. Pagmasdan po natin mabuti yung verse 21 kung ano ang sinabi ng talatang ito. Ito po ang kagalakan ng ating Panginoon sa lahat ng gumamit ng talento at ito po ay nadagdagan. No? Tingnan po natin ang verses 22 and 23. He also that had received 2 talents came and said, Lord, thou deliverest unto me 2 talents. Behold, I have gained 2 other talents beside them. So yung pinahiram nga ng 2 ay nadagdagan daw po ng 2 at kanyang ginamit, nadagdagan niya. His Lord said to him, well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. So parehong-pareho sinabi niya sa nagtumanggap ng 5 talento at ganun din sa 2 talento na kanilang parehong ginamit para sa ito ay madagdagan. No? O kaya ito'y kumita. Yung 5 naging 10. Yung 2 naging 4. No? So ang kagalakan ng Panginoon ay kanyang binanggit po dito. Ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, mapapagkatiwalaan sa malaking bagay. Kung ikaw ay mapagkatiwalaan dito sa lupa, lalo kang mapapagkatiwalaan doon sa langit na bayan. Yun po ang paralel. Yun po ang pagkumpara ng talinghaga po na ito. Tingnan po natin ng verses 24 and 25. Then he which had received the 1 talent came and said, Lord, I knew thee that thou art a hard man, reaping where thou hast not sown and gathering where thou hast not strown. So yan po. So lumapit yung isang, yung taong gumanggap ng 1 talento. Ang sabi niya, daw po sabi, kung sa Tagalog pa, ay Panginoon, alam ko, sabi niya, na ikaw ay pag sinabing hard man, ito po ay marang mabagsik na tao, no? At iyong inaani yung hindi mo tinanim, yung hindi mo pag-aari. Yan ang sinabi po ng tumanggap ng 1 talento. Verse 25, at ako'y natakot, and I was afraid, and went and hid thy talent in the earth. At ako'y natakot sa pagkakilala niya, nabanggit niya sa verse 24, at aking itong ibinaon sa lupa. Ito, there thou hast that is thine. Ito ang 1 talento, kunin mo ito yung iyong pag-aari. So, dito po sa 2 talata na ito, pagmasdan niyo mga minamahal na kapatid, kaibigan, mga kasama. Yung pagsagot po ng pinahiraman po ng isa ay medyo insulting, nakakainsulto dito sa kanyang amo. So ngayon alam na natin a man o yung noble man, no? Walang iba kundi ang ating Panginoon. So yung pinahiraman niya ng isa na binaon po niya sa lupa, ang sabi niya ay alam ko Panginoon na ikaw ay
ay sabi ay bagsik na tao. Ayan. Sabi pa dito ay ikaw ay umaani ng hindi mo tinanim. Yan po talaga ay nakaka-insulto. Parang ang ibig niya sabihin, kung pinahiram ka ng ating Panginoon, eh kahit siya ang nagpagod itong lingkod na ito, ay parang ito ay hindi na sana pag-aari ng Panginoon. Kung hindi ito'y pag-aari na sana nitong tao na ito. Sa panahon po natin ngayon, ito ay nangyayari. Bagamat merong mga batas, halimbawa po sa land reform, no, pag pinahiram yan ng gobyerno o kaya merong kasunduan, pag-aari ng lupa o ng owner ng lupa dito sa kanyang tenant ay meron pong magiging kasunduan, ang bahagi ng lupa na ito ay ibibigay doon po sa kanyang lingkod o doon sa tenant. Pero kung ating tingnan ang parallel o ikukumpara natin, parang sinabi ng tenant na itong bahagi na ito ay akin na. Wala ka nang pakialam dito, hindi mo na pag-aari ito. Ito parang sinabi niya doon sa nagmamay-ari na original. No? So ito rin po pwede nating ikumpara dito po sa parabola na ito. Kaya minsan ay makikita natin ang tao kung ano ang kanyang tinatangkilik ay iniisip niya na ito ay pag-aari niya. Ito ay walang jurisdiction, walang karapatan ang ating Diyos dahil ito'y kanyang pinagsikapan, pinagpawisan, pinagtiyagaan, ginawa lahat ng paraan upang lumago o dumami ang kanyang mga tinatangkilik, lalo na po pag ang pinag-uusapan ay pera. So makita natin dito sa verse 25, and I was afraid, natatakot, kaya niya ibinaon. So sa mga tweet, parang ang katiwala, walang tiwala doon sa mismong kanyang Panginoon. Baka ang kinin, kukunin nitong kanyang Panginoon ang kanyang pinahiram sa kanya dahil nga ang kanyang kaisipan ay kanyang inaari ang pinahiram na talento. So yan po ang maaring maging paliwanag po dyan. So tayo po'y dadako na sa ating patuloy na pag-aaral. So sa Matthew chapter 25 verses 26 and 27, ano kaya ang sagot ng ating Panginoon o ng kanyang amo? His Lord answered and said unto him, thou wicked and slothful servant. Ikaw na masama at tamad na lingkod. Thou knewest that I reap where I sowed not. Alam mo pala na ako ay mag-aani sa hindi ko itinanim. And gather where I have not sown, ay aking iipunin na hindi naman ako ang nag-imbakyan. So verse 27, thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers. Kaya kailangan, sana, dapat ginawa mo ay ito ay yung ginamit. And then at my coming, I should have received mine own with usury. So ito po ay ininsulto kanina ng tumanggap ng isang talento. Ano po ngayon ang sinabi na sinagot naman ng kanyang amo dito sa parabola? Ito rin po. Sana ay ginamit mo yan. At upang sa aking pagdating ay meron naman akong kukunin sa iyo. Pag sinabi pong usury o ito pong huling bahagi, no, na salita, ito po ay parang yung ginagamit o yung pagkakakitaan mo sa masamang paraan, hindi matuwid na paraan. So ito ay binalik lamang sa dito sa parabola, makikita natin, binalik lamang ng amo kung ano yung mga sinabi ng kanyang lingkod doon sa mga nakalipas na mga talata. So ika nga sa English na adage o kaya proverb, a dose of your own medicine. Ito yung parang bumalik sa iyo kung ano yung sinabi mo. So ito po ang nangyari. So tayo magpapatuloy sa verses 28, 29, and 30. Take therefore the talent from him and give it unto him which had 10 talents. So yung isang talento na pinahiram ay kinuha at binigay doon sa mayroong nakatanggap na 5 talento. Itong 5 talento na ito, ginamit niya, naging 10, kaya binigay doon sa unang pinagkatiwalaan. Verse 29, for unto everyone that had shall be given, and he shall have abundance, but from him that
hath not shall be taken away even that which he had. So dito po sa talata natin, makikita natin, kung sino man ang gumamit sa mga talento na pinahiram o kaloob na pinahiram ng ating Panginoon, ay siya'y madadagdagan pa. Pwede pa siyang dagdagan. Kung 50 talento o kaloob ang binigay, dadagdagan pa, hindi lang 5 yan. Dadagdagan pa. Ano pong nangyari? Dinagdagan pa ng isa, yung 5. Naging 6 tuloy. No? Sabi naman po dito, doon naman sa hindi niya ginamit ang talento sang ayon sa instruction o kaya po ay kahilingan ng kanyang amo, ng kanyang Panginoon, ay kinuha po ito. Pagkatapos niya kinuha, ano pa pong nangyari? Verse 30, and cast ye the unprofitable servant into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. So alam po natin itong outer darkness po ito, no? Ay yung bottomless pit na tinatawag, ay maaring sa pagpapatuloy sinabing weeping and gnashing of teeth ay walang iba naman din po kundi ang impyerno, no? So sa makatwid, ang hindi gumamit sa talento na pinahiram ng ating Panginoon upang ito ay magamit para sa kanyang kagalakan, enter into the joy of the Lord, ang sabi po kanina, ay siya po ay itinapon, ibnulid doon po sa tinatawag na madilim na lugar at kung saan ay peron pong pagngangalit ng ngipin at pagtangis sa mga piday hindi maliligtas. So, ito po yung sinasabi ng mga talata. At kung ating pag-uusapan ng mga ito, makikita natin kung sino po yung pinahiraman ng ating Panginoon ng mga talento at kanilang ginamit ay para sa kanyang kaligayahan ay madadagdagan pa. At siya po ay pagkakatiwalaan ng mas malaki sa makatwid ang langit na bayan. Magmamana ng buhay na walang hanggan. So ang hindi naman gumamit ng mga talento, sang-ayon sa instruction ng Panginoon, sila po ay sisingilin at sila po ay may magmamana ng kamatayan, no? Doon sa dagat-dagatang apoy. So sa makatwid, ano po ba ang ibig sabihin ng tinatawag na ibinaon? Pag sinabi pong ibinaon, hindi ginamit para sa kalwalhatian ng Panginoon, ay ginamit po para sa sarili. Halimbawa ng mga talento, ito po. Spiritual gifts or talents. 1 Corinthians chapter 12 verses 4, 5 and 6. Ang sabi po, now there are diversities of gifts but the same Spirit. And there are differences of administration but the same Lord. And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. So ito yung maaring na-encounter nyo na doon po sa pag-aaral natin ng Godhead, Spirit, Lord, and God. Andyan po sila lahat, nagaling yan sa isang Diyos na tatlong persona. Merong pagkakaiba ng talento, nasabi po dito. Isa ay administration. So maaring merong mga may talento sa atin, ng administration. Ito po yung mga nangunguna sa mga local churches o kaya sa field o kaya po dyan po sa union, division, or sa general conference. Meron din po na talento na tinatawag na paano po ito palalakarin or operation, no? Itong mga talento o ang mga tinatawag na departments ng ating mga local churches o ang general church o yung worldwide church. Kaya po ang worldwide church meron diyang department, no? O yung kanya-kanyang mga sangay. Meron pong tinatawag na halimbawa po, education department of education. Meron pong health department, merong ministerial department, merong youth department, merong family department, multimedia department, etc., etc. So yan po ang tinatawag na description o pagpapakilala ng nag-iisang tunay na iglesia dito sa Panginoon na kinumpara po doon sa virtuous woman sa Kawikaan, sa Proverbs. So kaya makikita natin, ang isang church ay maraming mga departamento na dahil dito ay gagamitin po itong administration and operations. So mga talento po yan. Patuloy po tayo sa verses 7, 8, and 9. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit with us. So ito pong mga talento na ito ay binigay daw po ng Espiritu ng Diyos or yung Holy Spirit na tinawag ding Comforter, no? Ay upang ito po ay lumago
For to one is given by the Spirit the word of wisdom. Ano pa po daw ang mga talento maliban sa administration and operation? Yung pagpapalakad at yung pangunguna pa supervision ng iba't ibang mga departamento. Ang sabi po dito, wisdom, kapantasan. Ano pa po? Knowledge. Ano pa po? Faith. Ano pa po? Healing o yung health. So makikita natin iba-ibang mga talento ang binanggit po ng banal na kasulatan. Ito po yung mga pinapahiram na talento ng ating Panginoon sa kanyang iglesia sa bawat miyembro sang-ayon sa kanyang abilidad. No? Huwag nating kalimutan, according to his ability. Kaya kung hindi ka marunong umawit, example lang po ito, naturally hindi ka po ipapahiram man ng talento na ito. Pero kung sakaling pinahiram sa iyo ito, kailangan mong gamitin upang ito ay maging tinatawag na instrumento para po sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya kung ikaw naman po ang iyong tinatawag nating skill ay ang farming, ay siyempre hindi po ipapahiram sa inyo yung talento ng accounting. No? Ito po ay mga halimbawa lamang. Maliban na lang kung ikaw na isang magsasaka ay gamitin mo rin itong talento ng accountancy para ito ay sa kaluwalhatian ng Panginoon o sa kanyang iglesia o para sa kanyang gawain. Pero makikita natin, pwede niyong tanungin ang iyong mga sarili, mga kapatid, kung ano ang pinahiram sa inyong talento ng ating Panginoon sang-ayon sa ating kakayahan. No? Yan ay mga alimbawa lamang ng pagpapaliwanag para maintindihan po natin ng lubusan. Hindi ko po sinasabi na hindi tayo pwedeng tumanggap ng mga talento na hindi sa ating linya. Pwede tayong pahiraman ng ating Panginoon, ipahiram sa atin yan kung meron tayong ability o kakayahan, no? Para sa kanyang kaluwalhatian, no? Sa kanyang gawain. So ito na po ang mga ibang talento na nabanggit pa dito sa 1 Corinthians chapter 12, verses 10 and 11. Ito pa po yung ibang mga talento. Kaya minsan makikita natin, ay si kapatid, meron siyang talento ng administration. Si brother, meron siyang talento ng operation. Si sister, meron siyang wisdom. Si yung kabataan, ay meron siyang knowledge. Dahil yan po ang pinapahiram ng mga talento. Ano pa po? To another, the working of miracles. Meron din pong makakagawa ng kababalaghan katulad ng mga apostoles maging sa panahon natin ngayon. To another, prophecy. Merong magagaling po sa mga hula, sa prophecy ng Daniel and Revelation. To another, discerning of spirits, yung madaling makilala. Kasi po yung spiritual discernment, ito po yung tatlong gifts, isa sa mga tatlong gifts na binigay ng faithful and true witness na ating Panginoon sa Laodicean Church. Kung maaalala niyo po, yung ginto, no? Yung puting, yung maputing damit at yung pong pampahid ng mata, yung eye salt. Ito po yung discerning of spirits. Makikilala din po kung anong ugali. Kaya kung meron kayong talento nito, ay napakaganda. Di pa nagsasalita ang tao sa kanya lamang mga kilos, ay makikilala mo na kung sino siya. Lalo na kapag nagsalita, lalo mo siyang makikilala. So to another, ay diverse kinds of tongues. Sa iba naman ay iba't ibang mga wika. O sabihin na nating dialect or mga languages. To another, the interpretation of tongues. Ito naman po yung mga translators. Merong marunong mag-translate from English to French to Spanish and to tinatawag po na ibang languages such as German, o kaya pa ay Portuguese at iba pa, no? So interpretation of tongues, talent din po 'yan, yung translation. Ito naman po sa English to Tagalog, 'yan po, no? O Tagalog sa English, o sa English from English to sa ating own dialect, kung 'yan ay Ilocano, Bicolano, o 'yan po ay Pampango, marami pang iba. So but all this work at that one and the same self spirit. So sabali, itong mga pinahiram po na talento ay sa pamamagitan ng pangangasiwa ng banal na espiritu. Dividing to every man severally as he will. O ngayon po, yung sinasabi ko kanina, according to his ability, ngayon naman ay sinasabi po, ay pinaghahati-hati ito o pinagkakalob sa iba't ibang mga tao kung ito ay kanilang kalooban
o kanyang hihilingin din po ng tao. Kung kalooban ng Diyos at hihilingin ito ng tao, meron pong isang kapatid ay hindi naman marunong magpiano. No? Na naginip siya, siya ay marunong magpiano kasi gustong-gusto niya matutong magpiano para sa gawain. Para merong tumutugtog kapag merong church services. Kinabukasan, sa kanyang panaginip po, no? Siya ay natuto. Kinabukasan, hinawakan niya po yung piano, tumugtog siya at marunong na nga siya. So, yan po ay mga kaloob, no? At yan po ay pwedeng yan ay makamtan natin. Pero pagdating sa tang, sa wika, pinag-aaralan din po yan. Pag-aralan mo yung Spanish, pag-aralan natin yung French, pag-aralan po natin kung yan ay Chinese, kung yan ay Malaysian, o kung yan man po ay Korean or Japanese, pinag-aaralan po yan. At sabihin na natin, pwede tayong managirip ngayon, mamayang gabi, bukas ay matuto na tayo sa mga salita, maaring sa mga basic. Pero kailangan po pag-aralan po natin yan. Yung kumbaga, ay ito po ay gagamitin natin. Yeah? Kung paano yung tawanggap po ng limang talento ay kanyang ginamit upang madagdagan pa ng limang talento. Pinagsisikapan, ika nga. No po? So tayo magpatuloy. So Romans chapter 12 verses 6 and 7, having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, binanggit ulit yung prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith, or ministry, so meron din po paglilingkod. Let us wait on our ministering, or he that teacheth, meron din po mga teachers. Kaya minsan ay mayroon po talagang talento ng kapatid sa pagtuturo. Halimbawa kung yan ay Sabbath school o kaya sa isang topic ng ating mga doctrines o ating mga beliefs. So yan po yung mga talento galing sa ating Panginoon. Not necessarily ikaw ay isang teacher by profession, kundi ito'y talento na maaring pwedeng ipahiram sa iyo, katulad ng binabanggit ko po sa inyo kanina. Kaya yung ating paghiling, iyan po'y importante. Pero yung ating ability, according to his ability, tandaan po natin, kung ano man yung inahawakan nating talento, kailangan ay meron na tayong abilidad, gamitin po natin ito para sa Panginoon. The moment ito'y binaon natin sa makatwid, ginamit para sa ating sarili, sisingilin po yan ng ating Panginoon. Ano pa po yung mga talento? Sa Christ Object Lesson, yan po speech. The greatest of all the talents ay speech. Lahat po tayo ay meron po niyan. Maliban of course, doon sa literally lang po sa mga PP. Pero meron po sign language, maaari din po silang pahayag ng salita ng Diyos. Kaya ang pananalita, ito'y gagamitin natin to the glory of God. No, hindi po yun sa mga jokes, jesting, trifling conversation. Minsan nakakalungkot din, seryosong usapan, nasa church, pagpapatawa na magpapatawa, parang nasa kanto ka lang o nasa labas ka lang. No, hindi po ganun ang gusto ng Panginoon na gamitin natin yung space. There are times na kailangan natin ng humor kapag po ay na ito ay ating gagamitin para sa mga tagalabas. Kasi ay hindi nila maintindihan ang mga bagay na spiritual at the beginning, pero kailangan nating makuha yung kanilang attention. Pero ito po ay sense of humor, hindi po jokes, hindi jesting, hindi trifling conversation. So ano pa po? Influence, yung halimbawa. Ito po ay isang talento. Yung halimbawa, yung makita sa atin kung paano ka magsalita, kung paano mo isakabuhayan ang iyong mga sinasabi, yan po ay napakahalaga. No? So, inalintulad po ito sa isang maliit na bahagi ng tubig, maghagis ka ng isang bato, makikita mo yung maliit na bato, gagawa po yan ng alon na maliit hanggang doon sa dalampasigan, sa makatwid. Saan man magpunta ang tao na ito, yung lahat ng mga nakikita sa kanya ay maaring maimpluensyahan. Dalawa po ang magiging bunga. It's either ano po, blessing or curse. Kaya yung at nakikita sa atin, nag-aangkin ka ng reform, hindi naman makita ang tunay na liwanag, gagayahin po tayo sa ng mga tao, ganito lang pala ang magiging bayan ng Diyos o kaanib sa iglesia na ito o kaya po ay Kristiyano. Yung pong kalikuan na nakikita sa atin, gagayahin po yan. Lahat ng gumaya sa atin, pananagutan po natin yan sa Panginoon. Kung yan ay 10, 20, 30 mga kaluluwa, pananagutan po natin yan dahil sa maling impluensya o halimbawa na pinakita natin sa kanya. Pero kung ito'y mabuting halimbawa, yan po'y magiging bituin o mga tala doon sa ating mga putong.
No? Ang ikatlo po, yung time, panahon. Meron tayong 24 hours sa isang araw. Paano natin gagamitin? Ang 8 oras ay sa pagtatrabaho para tayo po ay kumita para mabuhay po natin ang ating pamilya. Merong 8 oras sa pagpapahinga. Yung another 8 hours para po yan sa ating pamilya, sa ating Panginoon, at sa paghahanap ng kaluluwa. Maging balance po ang 24 hours using this 24 hours in 3 portions. Tandaan po natin yon. At itong panahon na ito ay hindi na natin mariredeem, hindi na may babalik yung kahapon. No? So yung health na nabagit na kanina, yung kalusugan, maging yung pagtuturo sa kalusugan, talento rin po yan. And then we have strength, yung lakas ng pananampalataya, paninindigan o lakas ng pangangatawan din. We have money. Ito po yung pinaka madalas na maabusong talento. Inaangkin pilit ng tao. Dalalahanin, Deuteronomy chapter 8 verse 18. Huwag kalimutan, ako nagbigay sa iyo ng kakayahan upang ikaw ay kumita ng kayamanan. Siya po nagbigay sa atin ng karunungan upang ay ito'y mapag-aralan, ng lakas, ng lahat ng talento na nabanggit upang makamtan mo ang tinatangkilik na yan. Yan pong tinatangkilik, kung yan po'y pera, yan ay pahiram din, hindi yan sa atin. Kaya yung ating tinatangkilik, kung 100 peso po yan, yung 10 ay tithes, and then magbibigay pa po tayo ng tinatawag na offerings, the remaining money, hindi pa rin po natin yan pag-aari by creation and by redemption sa Panginoon. Kaya we need to use them, utilize them wisely according to the instruction of our dear Lord, our Master, and our Redeemer. So yan po ay napakahalaga, mga kapatid. Kind impulses and affections. Ito rin po ay mahalaga. May ang mga usapan na mga mainit na usapan at ikaw ay manatiling kalmado. O kaya kapag meron pong mga sitwasyon na medyo mahigpit na usapan o pagkakataon, ay ang kabaitan na nagmumula sa Panginoon ay makita sa kanya. Kaya minsan ay sa isang local church, kailangan po ay alam natin paano natin gamitin, i-supervise ang mga talento na ito na makikita natin sa ating mga members, sa makikita natin sa iba't ibang mga departamento. So yan po'y gampanin ng church committee, lalo na po sa pangungunan ng church leader. Sa field naman ng presidente, sa union ganun din hanggang sa general conference. Kaya ito po ang ating topic para sa gabing ito, at nawa ay tayo po ay pinagpala ng ating Panginoon. Kaya dito po nagwawakas ang ating pag-aaral. Tayo ngayon po ay sama-sama mananalangin. Ating anyayahan po ang presensya po ng ating dakilang Diyos, at ganoon din po ating yukong ating mga ulo. Ama naming Diyos na nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, kami nagpapasalamat sa aral na aming natutunan sa gabing ito kung paano ang mga kaloob o talento na inyong pinahiram sa amin, ito ay aming kailangan gamitin para sa inyong kalwalhatian upang kami po ay makaranas po ng kagalakan po ninyo, magmana po ng buhay na walang hanggan. Kung paano nyo kami mapagkatiwalaan dito sa lupa, tiyak po na kami mapagkakatiwalaan nyo po sa langit na bayan. At tulungan nyo rin po kami sa mga talento na inyong pinahiram, ito'y aming magamit para sa inyong kalwalhatian. Aming maunawaan, sa aming pagsilang ay wala kaming daladala dito sa lupa na ito, at maging sa aming kamatayan ay wala rin po kaming dadalhin. At kayo po lahat ang nagmamay-ari na lahat, at hindi namin nararapat na ito'y aming angkinin. Higit o Diyos, ay tulungan niyo po kami paano po ang talento po ng kayamanan o ng pera, at ganun din ang karunungan na nagmumula po sa inyo. At dinadalangin po namin ang lahat ng aming mga kasama sa gabing ito, ang mga interesado, ang mga kandidato sa bautismo, ay naway patuloy niyong kilusin ng kanilang mga puso dahil tunay na nalalapit na ang panahon. At bago mahuli ang lahat, ganun din po o Diyos ang aming mga mahal sa buhay na wala pa sa inyong kawalan. Nadalangin din namin ang programang ito na gimitin niyo para sa
inyong instrumento sa pagpapahayag po ng inyong mga salita maging ng kaligtasan, at ganoon din paano po kami maliwanagan ng inyong mga salita sa pangunguna ng inyong banal na Espiritu. Nadalangin din po namin ang mga kapatiran na umihiling po ng inyong kapangyarihan, ng inyong habag at inyong pag-ibig. At pinapasalamatan din po namin, O Diyos, ang kagalingan na inyong pinagkaloob kay Brother Rafael Galientes. Ganon din po ay dinadalangin din po namin na patuloy ang kagalingan na lubusan ni Sister Cherry Estebar, ni Brother Julian Gan Jr., Brother Tom, Gijon Nabong na aksidente. At ganon din dinadalangin din po namin si Recovery. Dinadalangin din po namin si Sister Irma Suarez. At nawa ay ipuin nyo sa inyong mapagpalang kamay at kanya makamta ng kalusugan. At si Kuya Leds de la Paz din po, dinadalangin namin. At ganun din ay dinadalangin din po namin, O Diyos, na patuloy nyo pong palakasin ang aming pananampalataya. At ganun din po, O Diyos, ay tulungan nyo rin po na kami po ay managumpay sa mga tukso na aming maaring maranasan sa lupang ito. At lalong higit ay kami ay gamitin nyo para sa inyong ubasan matapos nawa ang gawain upang dumating na ang aming Panginoong Jesucristo. Nadalangin po namin ang aming mga programa, ang aming mga personal ministries, at ganun din po, O Diyos, ay pagkalub nyo sa amin mga talento pang ito'y aming magamit sa inyong ubasan para sa inyo pong kalwalatian. Tulungan nyo rin po kami na mapanagumpayan ang aming mga sarili sa lahat na inyong pinahiram, O Diyos, ay hindi namin aangkinin katulad po ng tumanggap na isang talento at kung paano kayo hinamak, O Diyos. Nawa, hindi namin kayo hamakin sa mga pinahiram nyo sa amin na amin po itong may-ari na ang lahat, maging ang aming buhay, ang lahat ng aming mga abilidad na pinahiram nyo sa amin ay gulang pagkakasala laban sa inyo. Dahil ito'y aming hiniling sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. At dito po nagwawakas ang ating programa sa gabing ito at pagpalaan sa ating topic para sa gabing ito. Kaya ito po ang inyong lingkod, Brother Roland de la Paz, na nagpapaalam na sa muli nating pag-aaral, Tuesdays and Thursdays po at 7 p.m. Philippine Standard Time ang ating pong online Bible study. Pwede po kayong mag-imbita. Kung hindi pa po nyo napanood yung mga ibang topics, ay pwede nyo pong i-search sa YouTube channel, yung ating YouTube channel, at subscribe po kayo, and then i-press nyo po yung notification bell, at pwede nyo rin pong piliin yung ating mga topics doon kung saan ayon sa inyo pong kagustuhan, kahilingan, o kung ano pong gusto nyo i-share for public sharing upang ito rin po ay may bahagi natin sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan, kakilala. At ito po ang maging ating kabahagi o bahagi sa pagpapalaganap ng pabalita, maging nasa tahanan lang po tayo upang matapos na mga gawain at darating na po ang ating Panginoon. So ito po ang inyong lingkod, magpapaalam na nagsasabing stay.